Beheros, this is your Beherong Guro, and if this is your first time to see me, please consider subscribing so you will be part of the family. Okay mga kabeheros, alam niyo na, sa video ito may nakikita kayong dalawang boxes. Yes, because last April 4, ay may na-receive na naman tayong box or regalo mula sa Munich, Germany. Mula sa ating kaibigan na si Ate Jove or si Jovelyn Toffel, na this is the second time na bibigyan niya ako ng regalo. Sabi niya, ito ay maliit na bagay lang naman, pero syempre para sa akin ito ay malaki na. Kaya nga sa video ito tayo ay mag-unboxing ulit. So mapansin ninyo, meron tayong dalawang boxes. So this one, ito yung binigay sa akin ni Ate Jove from Germany. At itong box naman na to, ito naman ay in-order natin. Hindi siya kasama sa binigay ni Ate Jove. Ito ay in-order ko sa Shopee. Okay, so mamaya bubuksan din natin ito. Okay? At para sa video ito, uunahin muna natin buksan itong bigay sa atin ni Ate Jove. Sa message niya sa akin, ito ay simple lang naman daw. So kahit anong simple pa yan, basta galing sa Germany at basta regalo, basta libre, ay okay na okay sa akin. So bubuksan natin, tingnan natin kung ano yung laman nito. At para mabuksan ang box na ito, ay kailangan natin ng mahiwagang gunting! Kinakalawang na gunting. Hindi ko alam kung bakit mga gunting ko yung mga kinakalawang. Okay, pero kahit ano pa yan, bubuksan na natin itong regalo ni Ate Jove. Yan ang address ko para sa mga gusto pang magsabay ng regalo. Yan, ito yung address ko ha, dito sa Thailand. Okay, so without further ado, let's open it. Meron na ako nakikitang sumisilip. So meron na akong idea kung ano itong bigay niya ni Ate Jove sa akin. So kung para makilala nyo si Ate Jove, ilalagay ko lang dyan sa screen ang kanyang YouTube channel para naman masuportahan nyo rin siya sa kanyang pag-vlog. Okay? Wow! So binigyan tayo ni Ate Jove ng t-shirt from Germany. Kung size ba ito? Medium. Uy, bagi na bagi sa akin to. Sakto-sakto. Medium dahil medium tayo. Wow. Munchen. Na ba ito? Munchen. Bavaria. Yan. T-shirt from Germany. Uy, this is my first time na magkaroon ng t-shirt galing Germany. Thank you, Ate Jove. Maraming salamat. And another one is... Uy, may sobre. Ano ba to? Pera ba to, Ate Jove? Oh. Let's see. Parang daming sales sa Germany. Tingnan yung mga appliances. 289 euro, 329 euro. Mahal! Ay, ito pala. At syempre, ang isa sa mga nire-request ko sa kanya kung sakaling bibigyan niya ako ng regalo ay ang rep magnet from Germany. Wow! Ate Jove, ang ganda. Ang ganda ng rep magnet from Germany. Yan! Meron na tayong rep magnet from Germany. Ayos! Kahit di pa tayo nakapunta, at least meron na tayong regalo. Meron na tayong rep magnet authentic from Germany. Thank you, Ate Jove. Maraming salamat.
Yan, so mga kabiheros, ito yung dalawang items na nanggaling from Germany. Parang kailan lang ay nakatanggap din tayo ng regalo from United Arab Emirates naman. Iyon naman ay galing kay Maricel C. Sana one of these days ako naman ang makapagpadala sa inyo at makabawi-bawi naman ako sa inyo. Kundi lang, hindi lang ako yung tanggap-tanggap, sana ako yung nagbibigay din. So, sa ngayon, syempre tanggap muna tayo. Ate Jo, once again, maraming salamat. Move on na tayo sa regalo sa atin ni Ate Job. And now, our second box. Ito naman ay aking in-order para sa aking kinalaman sa pagbablog. Alam mo, kapag ikaw ay nagbablog or kahit small YouTuber ka, syempre kailangan pa rin kahit paano mag-invest na mga kagamitan para naman mas maging maganda at mas maging maayos yung pagkuha mo ng mga shots kapag ikaw ay nagbablog. So, ito, umorder tayo sa Shopee. Actually, in-order ko to sa DJI official store dito sa Thailand. Ilalagay ko lang dyan sa screen ang kanilang official official page, lalo na sa Shopee, ang kanilang page sa Shopee. Para kung sakaling yung mga taga-Thailand ay magustuhan bumili, ito, legit tong tindahan nila na to. Kasi ito yung official store dito sa Thailand. So, bubuksan na natin mga kabeheros para malaman natin kung ano nga ba yung DJI Osmo 4. In order ko to COD or cash on delivery kasi kapag medyo pricey yung bibilin mo especially sa Lazada or Shopee kailangan talaga i-COD mo muna kasi nga hindi natin alam baka mamaya scam ang maibigay sa iyo kasi dito sa Thailand para ding Pilipinas na marami rin ang scammers na nasa mga ganyang online shops pero hindi naman sa awa naman ng Diyos ay hindi pa naman ako nag-scam dito. Ang maganda kasing gawin nyo muna, bago kayo umorder, ay i-chat nyo muna or i-message nyo muna yung shop para kahit paano kilala nyo na at makita nyo yung mga proof na talagang sila ay legit. Yan, so ito na yung ating DJI Osmo 4 SE. Wow, ganda ng packaging niya. Ganda. Talaga, hindi pa talaga siya nabubuksan. Ito pa yung kanyang kawahan. Okay. So, ano ba? Para saan ba itong DJI Osmo 4 SE? Ito kasi ay isang stabilizer. Especially kapag ikaw ay nagbablog na habang naglalakad o tumatakbo o nasa outdoor ka, kailangan mas magandang gumagamit ka ng DJI Osmo 4. Kasi nga, para hindi magalaw yung pagkuha mo ng video, lalo na kapag ikaw ay pasmado o ikaw ay nanginginig kapag nagbablog, ito ay malaking tulong sa inyo. Ayan. So tingnan natin kung ano yung kanyang laman. Tcharan! Wow! Wow naman sa laman! Sana all! So, unang bubungad sa inyo ay ang syempre, ang kanyang dust bag. Ayan, ipa-dust bag ang Osmo. Pero kung gusto nyong bumili pa ng separate bag, pwede kayong bumili ng, ano, ng bukod. Saan? Doon pa rin sa kanilang sa kanilang store sa Shopee. At syempre, hindi naman mawawala ang mga manual sa mga gantong kagamitan. Yan, kung ikaw halimbawa ay patanga-tanga at hindi mo alam kung paano gamitin, ayan, malaking tulong itong manual na nakatranslate sa iba't ibang languages. At syempre, ang bida ng lahat, ang ating tripod.
ayos. Siyempre ang mga connector nito. Ang USB. Yan. Ito yung kabita ng cellphone. This is used for smaller gadgets. Ito yung gagamitin nyo naman. Sticker din to. Ididikit nyo to sa likod. At syempre, ang star ng lahat. Ang ating stabilizer. Ayos, maganda siya, oh. Hindi siya ganun kabigat basta ating inaasahan. Ayos. Ito yung kanyang magnet. Dito niya ididikit yung cellphone ninyo kapag gagamitin nyo na. Ayos. Ito yung recording. Ayan. Ito yung power niya. Ayan natin yung power. So, ayos. So, ang kailangan ko na lang gawin is aralin kung paano paggamitin to. Kasi although nabasa ko naman or napanood ko naman sa iba't ibang YouTube unboxing and YouTube tutorials kung paano to gamitin, syempre kailangan ko pang mas intindihin ngayon. Lalo na meron na ako nito. Okay, so yan siya. So, yan lang. Maraming salamat sa inyong panonood. And sana ay na-inspire kayo ng video ito. Malay nyo naman after nito ay... After nyo mapanood to ay bumili na rin kayo. Kasi sa totoo lang talaga, malaking tulong ang DJI Osmo o yung stabilizer na ganito kung gusto nyo mag-travel outdoors para hindi siya manginig at para sobi lang talaga yung kuha ninyo, lalo na kapag naglalakad kayo, nag-hiking, ganyan. Magandang-maganda itong gamitin. Okay, so once again, this is my DJI Osmo 4 SE. And that's all mga kabeheros. Maraming salamat sa inyong panonood. And... don't forget to like, share, and subscribe na rin sa aking channel. Bye-bye!